Well, Vice President Jeje Marvina is appealing to the Taiwanese government to lift the freeze on the hiring of Filipino workers, saying they should be spared from the tensions. Bina is also expressing concern over reports of harassment and discrimination against Filipinos in Taiwan. There are about 80,000 OFWs in Taiwan, mostly factory workers or caregivers. And let's talk now to one of them. We're joined on the phone by Jenny Wu. She's married to a Taiwanese. Jenny, good afternoon and thanks for joining us. Yes, good afternoon too, ma'am. Ano ko lang dito, no? Kasi ang mga Pilipino dito, takot sa mga Taiwanese yun. Jenny, kasi gawa ng mainit ang mga Taiwanese. Oo, Jenny. Sa mga Pilipino. Yes, Jenny, yun nga yung gusto sana naming itanong sa'yo ngayong hapon dahil may nabalitaan nga kami na medyo nagkakainitan na dyan. Totoo ba yung balita na pag nalalaman nila na Pilipino yes. ang kausap nila, hindi nila pinapapasok sa tindahan? Mm. Meron bang ganun? Yes, totoo. Okay, go ahead, Jenny. Yung Philippine flag natin, sinusunog nila sa lugar ng sa Meco, sa May Taipei. So ngayon, yung mga Pilipino, kapag nakikita nilang mga Pilipino, umiiwas sila kasi hinahabol sila ng ng batuta. Kaya sa lugar ng Kaohsiung, meron ng inano doon ng mga tatlo silang Pilipino na inano sila ng batuta. Kaya kapag nalaman nila na Pilipino o Pilipina ka, sinasaktan nila. So naaawa ako dahil sa bayan natin sila. Gusto ko sana ma-actionan nito ng government natin ng Pilipinas. Sana yun lang kasi ang ng Taiwan government dito, yung sorry hindi ng sorry ang government natin dito on air na humingi siya ng sorry sa government dito ng Taiwan. Jenny, so itong mga ganitong klaseng insidente, meron ka bang personal mismo na nakita mo or kwento ito ng mula sa mga kaibigan mo dyan? May kakilala ka ba na talagang nabugbog at nasaktan? O ito lamang ay kwento-kwento lang? Ito, nakita mo na agad yung inano sa Kaohsiung. Kasi andito yung mga Pilipino na kababayan natin. Galing silang Kaohsiung at napadpad sila dito. Okay, ibibigay sa inyo kasi siya nakakalam at nakita nila. Ito. Hello? 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 Yes, magandang... Nahihiya sila magsalita pero... Okay. Nahihiya sila magsabi pero ang sabi nitong kababayan natin, yung kanilang bangkal galing dong Kaohsiung. So, totoo yung mga nangyari. At saka, dito yung mga Pilipina dito, kapag sinabi na Pilipina ka, hindi sila pinagbibilan ng items dito ng Taiwan. So talagang gano'n ang pangyayari dito sa Taiwan. Talagang mainit. Jenny, mga ilang araw bago mo napansin or bago kumalat nga itong mga balibalita na meron ng mga naargabyadong mga kababayan natin dahil nga sa nangyari doon sa Taiwanese fisherman na napatay nga sa Philippine waters. Gano'ng kabilis ang reaksyon ng mga Taiwanese at humantong na nga sa ganitong klaseng sitwasyon? Jenny? Okay, oo. Yun nga, nung nalaman nila na gano'n, nag-init sila dahil bakit daw ang presidente natin, bakit hindi raw humingi agad ng sorry at maayos na ito. Yun lang naman ang hinihingi nila. Pero nabalitaan na rin ba nila na humingi na ng tawad ang gobyerno ng Pilipinas dyan, Jenny? Yes, oo, humingi na. May pinadala rin itong... Dumiretso ng pamilya. Yung pamilya nung namatayan, humingi ng sorry. So nung nabalitaan yan ng mga... Yes, Jenny. So nung nabalitaan ng mga Taiwanese na ganyan na nga ang nangyari, nagpadala ang gobyerno ng Pilipinas ng representative para humingi nga ng tawad, mag-apologize, hindi ba nabago ang pakikitungo ng mga Taiwanese sa mga Pilipino dyan? Hindi na bago. So, body, kumbaga, binaliwala yung sorry eh. Kumbaga, lalo silang mag-init sa mga, hindi sincero ang pangyayari na yun. Kailangan talaga yung government on air na humingi ng sorry itong government natin dito sa Taiwan dito na maghingi ng sorry. Yun lang ang kailangan nila.
So ang gusto mismo nila sa naririnig mo dyan, Jenny, isang public apology mula sa ating Pangulo. Yun ba ang hinihingi nila? Yes, marami sila dito. Yun ang kanilang gusto na mangyari. Yung mga OCW napapunta na rito. Yes, napunta pa lang ang Taiwan, hold lahat. Mm-hmm. Wala nang visa na binibigay ang government ng Taiwan. Okay, so so Jenny, anong nakikita mong epekto ngayon sa ating mga kababayan dyan? Takot na ba sila lumabas? Paano yung mga kailangang pumunta sa kanilang mga trabaho? Anong ginagawa nila para ma-ensure na ligtas naman sila sa kahit anumang panganib, Jenny? Bali ganito eh. Takot silang lumabas eh. Kaya ang nangyayari niyan, paglabas sila ng factory or katulad dito, mga seaman dito, nandito lang sila sa bangka. Hindi sila lumalabas. Kasi dito, malapit lang ako dito sa kanya kasi nga gawa namin tindahan ako. Dito lang sila sa lugar ko. Hindi sila pwedeng lumabas sa ibang lugar kasi talagang napapag-initan sila ng Taiwan sa paglalaman ng Filipino. Okay. Yun. Sa parte naman, Jenny, ng ating komunidad dyan sa Taiwan, meron na bang usap-usapan na mula sa loob mismo ng ating community kung paano natin may ensure ang safety ng bawat isa sa ating mga kababayan na nandyan? Is there any community action that's being talked about now between and among the members of the community, Jenny? Jenny? Hindi ko alam. Basta yun lang ang alam ko na takot lang ang mga Pilipino ngayon sa mga Taiwan. At meron ka ba ring nababalitaan na mismong galing naman sa gobyerno ng Taiwan na nakikiusap sa publiko sa mga Taiwanese na huminahon? Meron bang ganong klaseng mga announcement mula sa gobyerno ng Taiwan? Oo, sa ngayon wala pa. Every hour naka-news lagi ang Philippines. Yes, so puro ganun ang Filipino, lahat nakabalita. So nakakadagdag 'yun sa tensyon, tingin mo, Jenny, kung oras-oras na lamang ay binabalita nga nila itong nangyari? Yes, oo. Grabe, ang dami nang nagagalit dahil oras-oras, bawat bukas ko ng TV, puro Pilipino, masama ang Pilipino, ganito, ganyan. Ay nako, sabi ko nga ayoko na magbukas dahil puro na lang Pilipino ang inaano nila. Yeah, paulit-ulit, laging ganon, 4 days na yan. Sabi ko nga sa mga kabayan natin, yan yun na lang kasi talagang ganyan, mainit ang... Okay, Jenny, sa tingin mo, Jenny, just as a final question because we're running out of time, sa tingin mo, Jenny, ano ang pwedeng gawin ng ating gobyerno para matulungan naman kayo dyan kung sa tingin nyo nga ay nasa panganib na or nanganganib ang inyong mga buhay? At also yung pagtatrabaho ninyo, meron ho ba kayong hinihinging tulong mula sa ating gobyerno, Jenny? Yes, oo. Marami ito. Mga kabay natin nandito. Yung sorry lang ng government natin, sincere na yun talaga na gawin ng ating government na gawin na humingi na ng sorry on earth dito sa Taiwan government. Yun lang. Sana naman maayos na itong anong ito kasi ang daming mga OCW, tsaka isa pa yung mga kababayan natin dito na sinasaktan ng mga Taiwanese. So sana maayos na itong anong ito. Okay, maraming salamat, Jenny. Thanks for talking to us this afternoon at ingat kayo dyan. Maraming salamat ulit. Okay, thank you din. Salamat, bye.